Hi guys! For today's vlog, naisipan pala namin gumawa ng empanada. Ayan, homemade empanada. So sobrang tagal ko na hindi po makain ng empanada. Nakalimutan ko na talaga yung lasa nito. Pero isa yan sa mga favorite ko. Yun na, itatanong guys, sobrang hilig ko talaga sa mga tinatinapa. Ayan, bread lovers talaga ako. Nahilig ako sa pizza and sa mga burgers. Ganun. Ang sabi ng kapatid ko, gumawa na lang kami kesa sa bumili. And then yan nga, pinagsama-sama na namin yung flour, asin, asukal, and baking powder, and then hinalo-halo na namin siya. So guys, tansya-tansya lang yung ginawa namin, kaya panoorin nyo na lang ng mabuti yung video para makasunod kayo if gagawa kayo. At syempre, hindi mawawala yung aking pamangkin to the hollow, ang person. Yan, sige lang Nathan, ihalo mo lang siya ng mabuti. At yan na nga, maglalagay na tayo ng margarine. Yung margarine na yan, nabili lang namin yan sa palengke na halagang 25 pesos and sobrang dami na yan. So yan, i-mekush-mekush lang natin yung arena at saka yung margarine. So yan nga guys, tansya-tansya lang talaga yung ginawa namin kasi first time namin gumawa ng empanada. At yan, lagyan natin ng tubig. So yan, medyo tansya-tansya rin yung paglalagay nating tubig, dahan-dahan lang para hindi sumobra sa lambot. Ayan na guys, nagugas naman ng kamay ng mabuti yung kapatid ko dyan, and then kami lang din naman yung kakain dyan, kaya wag kayong magalala kung marami man yung kamay niya, hindi naman kayong kakain, pero malinis yung kamay niya syempre. Nga, sobrang sarap talaga ng nagawa naming empanado dyan, and sobrang dami din, once asawa talaga kaming kumain, hanggang umaga meron kaming almusal. And then after that, yan nga, okay na siya, so kailangan natin siya ipahinga. So yung gagawin lang natin, ilagay lang natin siya sa plastic. And then yan. So kami, wala kami yung clear plastic. Talaga plastic lang yung ginamit namin. So alam nyo naman guys, hindi tayo mayaman. And then after that, gagawin na namin siya. So iuulman na namin siya ng bilog para mamaya mailagay na natin yung ham and cheese. So ham and cheese empanada lang yung gagawin natin. So yan, para makakain din yung mga bata. Yan nga, buti ng mga bata yung ginamit namin pang ano, pang ulma. Siyempre wala tayo yung no, dahil nga yan nga guys, hindi tayo mayaman. So yan, paulit-ulit lang yan yung gagawin natin. Ulit-ulit lang hanggang matapos. Siyempre yan, hindi ganun kapantay-pantay dahil hindi tayo professional. So yan, ganyan lang guys, paulit-ulit lang. At yan na nga, sobrang dami na ang nagawa namin. Sobrang nag-enjoy talaga ako dito dahil sobrang dami kong nakain dito. And yun nga, may breakfast pa kami kinaumagahan. Kasi nga, sobrang dami talaga niyan. And yun, makaisa ka lang or dalawa, sobrang busog mo na. So kung kayo, mas maganda siguro na pagod nga lang, pero mas maganda gumawa na lang kayo sa bahay. Kasi ngayon, sobrang mahal talaga ng mga empanada. Kasi dati bumibili kami sa susis. And yun nga, sobrang mahal. So what more pa ngayon, sobrang mahal na mga bilihin. Pero hindi na namin tinanong, hindi na kami nagtanong sa susis kung magkano. Basta kami, naisipan na lang namin din gumawa. And then yung ham na yan, ayan nga, hiniwa-hiwa na ng kapatid kong ganyan. And yung ham na yan, nabili na lang namin sa palengke din sa halagang 65 pesos. And diba, sobrang mura niya. And napakasarap din ng ham na yan. And then, dilagyan na lang namin ng Eden cheese. Ah, ayan na nga yung Eden cheese, hiniwa-hiwa na rin namin. Ng aking kapatid pala, yan nga. Sobrang sarap talaga ng cheese, diba? So, ako talaga favorite ko din yung cheese. Pero, yun nga. Mas masarap sana ako melted cheese. Pero, yun. Yan lang yung nabili namin sa palengke. Kasi, yan lang yung meron. And then, yan. Binilang na rin namin yung ham kung ilan. Kasi, para mag-ano siya dun sa ginawa naming do. At, yan nga. Binalot-balot na rin ng aking kapatid. Yan, paulit-ulit lang yan. So, hindi namin alam kung paano namin balutin. So, kanya-kanya na lang kami yung discarte. And then, yun nga. Yung kapatid ko, hindi niya rin talaga alam yung gagawin niya. So, kumuha na lang siya ng tinidor. So, yung tinidor, yung pinaghulma niya talaga dyan. Ay, yung pinag-close niya dun sa ano yan. Tingnan niyo naman, guys. So, nangabutas-butas pa talaga yung empanada dyan. Ewan ko ba sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Pero, siyempre, kanya-kanya tayong discarte. At, pare-pares lang naman yung lasa niyan. Kahit ano pang pagkagawa niyan, eh, isang lasa lang naman din yan. At nilagyan din pala namin ng konting mayonnaise dyan. Kasi, para hindi naman siya ganun ka-dry yan. Napakasarap talaga niyan, guys. Kahit ulit-ulitin kong kainin to, hindi talaga ako magsasawa dito. And then, yan. So, yun nga. Nakisama na rin ako gumawa. And then, para mabilis. At yan nga. O, tingnan nyo naman, no. Ulit-ulit lang talaga yung ginawa namin dyan. Yan. So, yan. Balot doon. Balot dito. Yan. At yan na nga. Tingnan nyo naman, no. Kaganda nung kulay nung ano namin. Ang gagawin namin tinapay. And then, yan. To the balot lang kami dyan. So, tinulungan ko na siya. Sabi ko, habang nagbabalot ako dito siya, magpiprito na siya. Kaya yan, habang nagbabalot ako dyan, pinainit na namin yung ano namin kawali. Yung kawali namin yon ay sa mama ko pa.
Eh, napakaganda talaga ng kawali namin yon. At kahit sobrang tagal na noon, napakaputi pa talaga ng kawaling yon. And napakaganda talagang gamitin. Hindi dumidikit yung mga empanada. Oo, yun nga. Yun nga, pinagmamalaki namin talaga yung kawali ng mama ko. At kahit kailan, kahit dumating man yung time na umaman kami dyan, hindi namin natatapon yon kasi swerte yon. At ayan na nga, mainit na daw yung mantika, o diba? Tingnan nyo naman yung kawali namin. Napakaganda. Napakaganda talaga niyan. And talagang gustong-gusto kong ginagamit siya. Kahit ganyan yan, malinis yan guys ha. Huwag nyo kaming i-bash. Kasi sa mama ko yan, hindi namin tatapin yan. Gagamitin ko yan sa pagtanda namin. Kasi yan nga, sa mama ko yan, favorite ko talaga yan guys. And then yan, dapat pakainit pala natin yung mantika natin. Kasi para yung ano, hindi dumikit. At hindi rin siya pasukan ng mantika. Dapat mainit na mainit talaga yung mantika bago nyo ilagay yung empanada. At yung apoy pala ay nasa medium lang siya. Hindi siya ganun kalakas at hindi siya ganun kahina. So ito nga, habang binablog ko tong empanada ng to, so parang takam na naman ako kasi nung ano pala aming nagawa to. Yeah. So nasa 1 week na siguro, ngayon ko lang siya binoise over. Kaya ngayon takam na takam ulit ako. Baka bukas siguro gagawa kami ng pizza. Yan, gusto namin gumawa naman ng pizza para mahiba kasi pag bumibili kami ng pizza, sobrang mahal. Kasi nga guys, diba, sinabi ko naman sa inyo na hindi kami mayaman para bumili lagi ng ganyan. Pero mahilig talaga kami kumain. Kaya araw-araw, kung ano-ano lang yung naisip namin iluto. Yan nga guys, nagluluto kami, hindi kami bumibili. Kasi nga, yun para makatipid at mas marami, makakain kami lahat dito. And then yan nga guys, pag medyo, ano na, kayo nang bala, no, kung paano nyo siyang pirituin. Basta makikita nyo lang, ano na siya, yung parang golden brown, yan, parang ganyan, yan. So, ibiling-biling nyo na siya, guys. Yan, para hindi siya masunog. Kasi pag overcook, medyo matigas siya. And then, hindi na siya ganun kasarap. So, yan, ganyan lang dapat yung kulay niya, guys. Ayan. O, diba? Pag sigurong nakikita nyo na to, siguro matatakam kayo. Lalo-lalo, tingnan nyo naman yung kawali namin. Sobrang puti. At ayan na nga, guys. So, malapit na siyang maluto. Yan, so excited na. Kahit ang taga na namin kinain yan, excited pa rin ako pag nakikita ko talaga yan. Kasi talaga, sobrang sarap niyan, guys. At yan na nga, tapos nang maluto ang aming special empanada. So, yung gustong umorder, guys, so PM nyo lang kami para mapaggawa namin kayo. Hindi libre yan, guys, ha. May bayad kung papagawa kayo. And then yan, gumawa pa kami ng mayo ketchup. Napakasarap talaga yan, guys. So, yan, no? Tingnan nyo naman, no? Napakalaki at napakasarap. Sulit naman yung ginawa namin. At kahit nakakapagod, okay naman. So, thank you, guys!